Dito sa selda ng Police Station 3, ang bagsak ng umano'y mga tulak ng Shabu na naaresto sa drug bust ng mga pulis kahapon. Nakilala ang mga suspect na sina Mac Chris Ruiz Dominguito, Ronnie Van Alzona at Carlos Sunga na naaresto sa Malacido Homes, Barangay San Isidro at Jim Russell Jola na nahuli sa hiwalay na drug bust. Na-recover sa mga suspect ang ilang ebidensya tulad ng heat-sealed plastic sachet na may lamang pinaghihinalaang Shabu na nagkakahalaga umano ng 30,000 pesos, ilang drug paraphernalia, mark money na ginamit sa operasyon, cash na 523 pesos at isang kalibre 38 baril. Tumangging magpa-interview ang mga suspect. Pero sa likod ng accomplishment na ito, pumutok ang hindi inaasahang iskandalo matapos masangkot sa umano'y extortion ng ilang pulis dito sa Station 3. Ayon kay Police Superintendent Romeo Roel Berango, nagsumbong ang magulang ni Jim Russell Jola kay Police Senior Superintendent Froilan Quidilla na kinikikilan daw sila ng isang pulis. Complainant na si Mrs. Jola, yung nanay, hinihingaan allegedly ng 100,000. So ang pera na na-produce niya is 50,000 and rinano namin ng entrapment, pumunta ng Station 3 na yung complainant. Kayo mismo? Then kami kasama kami pero malayo kami dahil uniform personnel yung kasama ko. Pero 50,000 pesos lang ang bit-bit na pera ng nanay ng suspect na si Jola, kapalit ng areglo sa kaso ng anak. Bali siya lang yung pumasok muna para magkaroon nga ng payoff. Ang problema kung bakit nakalusot nga yung isa, yung mismo itong tumanggap ng pera na si PU to Habat, yung pinagawa sa kanya is doon siya pinastambay sa kubo sa harapan. Then maya-maya, nung nagkaroon na ng bayaran, ipinasok daw siya sa isang kwarto ng pulis doon at doon daw nagkaroon ng payoff. Dito raw sa likurang bahagi ng Station 3, tumakas si PU to George Oliverio Habat. Bit-bit ang 50,000 pesos na mark money. Pinapareport na siya sa city headquarters para magpaliwanag pero hindi pa rin ito nagpapakita hanggang ngayon. Nadawit din ang iba pang pulis ng Station 3, kabilang ang Deputy Chief of Police na si Police Inspector Rafael Bangay at PO1 Alberto Alberto. Ang identified lang talaga ng complainant na kung sino ang nag-mediate sa kanila is yung si PO1 Alberto. During the operation, doon na namin lately nalaman nung itinuro niya na ng malapitan na si positively identified na isang tumawag daw sa kanya is Inspector Bangay. And itong PO2 Habat, ang participation din, siya yung nag-aareglo. Siya yung nag-didemand ng 100,000. Ako talaga yung tumawag. Tumawag sa nanay. Sa nanay, hindi lang umaga, gabi pa ininformahan ko siya na nahuli yung anak niya. Gawin namin sa kanya yung maging agent siya. Maging asset. Kasi mga strategy natin yan. Para mas makahuli sila ng mas marami at mas malaki. So yun ang plano nila. It's a strategy na hindi naman inaalaw rin ng ating PNP. Pero paano nga ba maaareglo ang isang kaso? Gagawin na lang na informant nila. Hindi na blatter. Hindi nila iblinatter eh. Huli mo yan eh. Dapat. Ikulong mo. Yan. Accomplishment yan. Ba't mo i-release yan? Eh wala naman akong kaso eh. Bakit ako tamatakot? O kung gusto nila, file nila yung kaso. Sa ngayon, hinahanda na ng GSCPO ang kasong kriminal laban sa tatlong pulis. Posible raw silang maharap sa kasong robbery with extortion. Tumangging magbigay ng pahayag ang hepe ng Police Station 3 at si PO1 Alberto Alberto. Pero nakahanda rin sila magpaliwanag sa korte. Iniutos na rin ng GSCPO na disarmahan ang tatlong pulis. Pero wala pa raw natatanggap na order ang hepe ng Police Station 3.